sa next dish na ipapatikim namin sa inyo tonight. And this one, guys, is particularly interesting kasi gagamit tayo ng mga indigenous Pinoy vegetables. Tama ka dyan, China! Ngayong gabi, maghanda tayo ng alokon gisado. Alokon, alam mo, Chef, ngayon ko lang narinig yung alokon. And just like me, I'm sure marami sa inyo ang hindi gaano pamilyar sa gulay na to. Kaya makakasama natin si Daniel G. Salunga, Nutrition Officer to National Nutrition Council, para mag-share na information sa atin tungkol sa iba't ibang indigenous vegetables sa Pilipinas. Yes. Sa lahat ng nagtataka kung ano ang alokon, ito ang itsura niya. Alam ko nakita ko na siya, pero hindi ko lang alam na gulay pala siya na pwedeng kainin. Parang yes, sama, Miss China. Actually, kanina, no, papunta kami sa studio. Sa EDSA, may puno ng alokon. Yes, bulaklak siya sa puno. Birch flower. Tawag din sa ibang parts ng Luzon, Chef, himbabao. Usually, nakikita siya like sa mga temperate, no, or medyo mainit na lugar, lalo na dito sa Pilipinas. So, meron from Luzon, Visayas, Mindanao, may tumutubo nitong alokon. Marami pa tayong indigenous vegetables na sariling atin talaga dito sa Pilipinas. Meron tayong kulitis, no? Tapos, syempre, nandiyan yung kadyos, talinum. Talinum. Yes, ang dami! Pako. Bulaklak din. Uy, pako. 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 Masarap yung pako sa mga salad at salada. Ano ba yung mga nutritional benefits na makukuha natin, for example, sa indigenous vegetables natin na yung talagang angat ba sa kanila? Oo, correct, no? Hindi lang sa mga yellow vegetables makukuha yung vitamin A, Chef. Makukuha rin siya sa mga green leafy, pati na rin dito sa alokon natin. Alokon. So, may vitamin A siya, may calcium, may iron na talagang maganda, no, pang laban sa mga sakit ngayon, lalo na panahon na ng tagsakit niya kasi tag-ulan na. Na nakakatulong din siya para maiwasan natin yung mga risk natin sa non-communicable diseases. Chef, yung hypertension, diabetes, yan, cancer at ilan pang mga sakit sa puso. May dietary fiber din sa chef na talagang good for the colon and digestion. Pwede salad po, di ba? Yes, pwede rin po. Ang daming pwedeng gawin dito sa alokon na ito, Chef. Alright, so dahil dyan, unahin natin ang talong. Ilagyan na naman natin itong ating alokon. Bago itong nuts. Patani. Patani. Yan. Sitaw, pwede din itong source ng protein, Chef. Tubig, Chef. Tubig. Yan. Para lumambot siya. Lagyan natin patis. Tapos pwede rin, Chef, kung walang patis, pwede ding iodized salt. Yes. No? Na mayaman sa iodine. Ano pa ba ang rason kung bakit ang Filipinos dapat kumain ng indigenous vegetables? Alam mo, China, ito talagang indigenous vegetables. Talagang dapat tayong mga Pinoy mismo yung magtangkili kasi sariling atin itong mga indigenous vegetables na ito. Oh. Hindi na natin kailangan pang kumuha sa ibang bansa, mag-import. Nandito na lang sa ating mga bakuran. Oh. Yes. Kaya yung Nutrition Month team nga natin ngayon, Chef, ugaliing magtanim, sapat na nutrition aanihin. Kasama dyan sa pagtatanim sa sariling bakuran is the fact na pati ang budget niyo sa bahay, mabawasan. Diba, mabawasan. Yes. May mapipitas ka na lang dyan, talbos, alugbati, malunggay. No? Yes. Yes. Alright, malapit na po. Wow. Yun. Ang gawin natin, isaling ko rito, tapos huwag mo na patayin. Reduction natin ng kunti ang kanyang sauce. Wow. That's my style. Para hindi maiwasan nating maging malamog. O, pati lalagyan, ha? Talaga naman. Pinoy na Pinoy. Sir Dan, Pinoy na Pinoy. Ito po ay seasonal. Paano ba? Ito ay tuwing March to July yung season na ating alokon. Alokon. Chef. Kaya dapat sinasamantala natin pag ngayon ang daming bulaklak, no? Na mulaklak na siya. Kunin na. I-harvest na natin. Kasi minsanan lang natin siya matitikma. So, depende rin sa pagluluto. So, napapanood nila, ito ay isang magandang turo sa mga nanay. Na kapag nagluto, palapot-laputin ng konti para yung mga bata pag kumain, hindi parang lasang sabaw. Uh-oh. Yung pag kinain nila, dumidikit sa dila, na medyo malakit-lakit. Yun ang maganda. Saka makukuha talaga nila yung mga nutrients na napunta rin din yun. Sa yun. Okay na, Chen. So everybody say wow! Wow! You see? Everybody say wow. Yes, syempre ito, Chef, one dish meal na siya. So yung mga kailangan nating sustansya nandyan na at very good na talagang gumamit tayo ng alokon na isang indigenous vegetable na mayaman sa vitamin A, calcium, iron, potassium na makakatulong para
makapag-function yung katawan natin ng maayos. Wow! Palapakan naman natin si Chadal! So, Tina! At ito na ang masarap na dish natin gawa sa indigenous vegetables, alokon gisado. Yes! Are you excited? Matitikman niyo na ito! Yes! Yes! Alright! Biwa, Bino, and Servian! May good memories ako sa Patani. Inaalala ko yung mama ko. Oh. Kasi lagi niya akong ginagawa ng ganito, sabaw na may Patani ng bata. Ang sarap yun. Parang nakaka-happy yung kainin. Oh. Tapos, unique yung texture ng alokon. So, iba yung alokon, no? Yes, kakaiba talaga siya. Tapos, yung lasa ng tomato, talagang parang dapatani, tapos yung ginilin. Talagang maganda yung mixture niya. Nag-complement lahat. Yes. Wow! Thank you very much, Dan. Kasi talagang natuwa kami dahil nag-share ka ng valuable information with us about Pinoy indigenous vegetables. Salamat din, Chef Enchina, no? Of course. And Happy Nutrition Month sa lahat na ating mga kapuso worldwide. At syempre, parati nating tandaan na healthy diet, gawing habit for life. Kaya everyday po, i-serve natin itong ating mga indigenous vegetables, katulad nitong alokon. Yes. At yun nga, no, para may mapitas tayo sa ating mga bakuran. Ugaliin nating magtanim para sapat na nutrisyon ating anihin. At sundin po natin ang 10 commandments at ang pinggang Pinoy. Ito siya, pinggan talaga siya. Pinggan talaga. Malunggay. So yung kalahati niya, ayan, dyan papasok yung ating mga alokon. Ating mga indigenous vegetables. So para po sa lakas at sigla ng buhay. Maraming salamat po mula sa National Nutrition Council. Maraming salamat, Dan. Maraming salamat.